So, hi guys! Ngayong June 7, 2020 ay i-analyze natin ang D2 shares. So, last week or nung Friday ay nag-close siya at 2.60 pesos or up by 6 cents. Value turnover 120.45 million pesos. At net foreign selling na 860,000. So, ngayon ay puntahan na natin yung kanyang chart. Ay, anyway, ang book value niya kung sakaling magsara siya ay 1.56 pesos. Ngayon, puntahan na natin yung kanyang mga ibang indicators. So, actually, yung kanyang, yun, naging pakyat na ulit yung kanyang OBV. So, posibleng i-retest yan. So, dahil dyan ay, ang bias natin ay more bullish. So, next naman ay yung MACD. So, yung MACD niya is still pataas pa rin naman siya. So, ang bias natin ay more on bullish pa rin. Tsaka yung histogram niya ay eto, histogram niya ay pataas. I mean, nasa taas pa rin. So, next is samantalang yung kanyang RSI is actually mukhang nag-hold na yung support niya dito at 68 RSI. So, posibleng i-retest yung dati niyang eto, around 80 na, or I mean, around 75 na RSI. Wait, actually, ang palitan natin ng 80 at saka 20. So, dahil dyan is bias ko ay pakyat pa. Susubukan niya ulit na i-retest yung 75 area na RSI. So, dahil dyan, ang halos bias ko is going up, going up, going up. So, puntahan na natin yung kanyang chart. So, ayun, no? Actually, nag-breakout pala siya last week. Na-fill yung gap. I mean, ay, hindi pa actually na-fill yung gap. Pero, ito kasi is, for me ah, itong area na to is, madali lang basagin. Wait, check natin yung hole. Na? Ano? At saka talagang dyan yung next key resistance na tinitignan natin. Nasa 3 pesos na. So, yeah. So, depende sa magiging sentiment ng market. Ang ayaw ko lang kasi dito sa dito is meron siyang mga gaps. Eh, gaps is usually gut filled. So, kung kailan is, of course, hindi ko masasabi. But, yeah, overall naman, yung indicators natin is pointing upward. So, posibleng i-retest ang 3 pesos next week or bukas Monday. So, ang support na tinitingnan natin is actually to fill the gap, possibly fill the gap sa 2.42 area at kung mag-breakdown siya doon ay balik 2.35. So, yeah, actually meron pang isang gaps na mas mababa. So, yeah, worst case siguro is to fill this gap at balik 2.17. Pero at the moment, ako ay more on, ang bias ko is more on pocket siya. So, yeah, there you go. At saka nag-breakout kasi siya sa level na to. So, more on, yun nga. Sabi ko nga is, ang bias ko is more on sa upside.
So, yeah, actually meron din ako nito, pero more on long term kasi ako dito. So, there you go, guys. If you have some comments, questions, and feedback, please feel free to reach me out. Thanks, guys.